Welcome to Jube's Vlog. Ngayon, isi-share ko naman sa inyo kung paano ninyo malaman online kung magkano nga ba yung makukuha nyong SSS Maternity Benefits. So, bago yan, kung kayo ay bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga informative at updated na mga videos ko. Ngayon guys, nasa mismong SSS website na tayo. Dito, lagay nyo lang yung user ID and password ninyo. Then, click sign in. Dito, nasa home na tayo. Dito guys, click nyo lang itong inquiry. Pagka-click nyo ng inquiry, ito yung lalabas. Kaya, i-click nyo ulit yung inquiry. Dito, makikita nyo yung eligibility. Click nyo lang itong eligibility. Then guys, lalabas na agad itong pinakababa, self-employed or voluntary maternity. Click nyo lang yan. Dito, ilagay nyo lang yung confinement start. Ayan, so click natin yung box ng confinement start. Kailan ka ba na-confine? So if ever na na-confine ka, January 3. So click nyo itong nove. Ayan, click natin yung nove. Then, piliin nyo lang yung Jan, which is January. Then, yung year. Bawa, 2023. So, wag nyo na yung baguhin. So, dito na tayo sa date. So, halimbawa, 3. Ayan. So, click nyo yung date ng 3. Ayan. So, nakalagay na guys is January 3, 2023. So, kailan nga ba kayo nanganak? Halimbawa, nanganak kayo is January 4. Then, ayan. Next is delivery number. Click nyo lang yan. Halimbawa, pang ilang anak mo na yan? Pangalawa. Ayan. Then, delivery type. Anong klaseng pagpanganak? Click nyo lang itong select delivery type. So, dito, take note na pag once kayo ay solo parent, ayan, so iniwan na kayo ng asawa ninyo o kaya namatay na yung asawa ninyo, so bilong kayo sa solo parent. Pag once kasi kayo ay solo parent guys, mas malaki yung makukuha ninyong benefits. Kailangan lamang may solo parent ID kayo. Ito kung halimbawa kayo ay normal or cesarean. So, kung halimbawa kayo ay cesarean, click natin yan. Ayan. Then, take note pala din dito guys sa cesarean. So, maraming talagang nagko-comment or nag-PPM sa Facebook page ko, Jubes Knowledgeable TV, na bakit same amount daw yung nakuha nila sa iba na mga normal is cesarean sila. So, guys, same na po ang benefits ng normal delivery at saka sa cesarean. So, same amount na yung benefits ng cesarean at normal delivery. Ngayon, click nyo na itong submit. Ayan, then dito sa pinakababa, scroll nyo lang. Then dito, makikita nyo na agad yung number of days claim. So, 105 days. Then kung magkano yung daily maternity allowance. Ayan. And then kung magkano nga ba yung makukuhang benefits. So, as you can see, 70,000 pesos. Ito yung exact na makukuha niya, 70,000 pesos. Dito pala, mababawasan yung 70,000 pesos ninyo kung halimbawa kayo ay may late payment ng inyong monthly contributions. Halimbawa dito sa September, August, July. Halimbawa may late payments isa sa mga months na 'yan. Ayan, so mabawasan yung 70,000 ninyo. So make it sure lang din guys na yung paghuhulog nyo ng contributions dito is 100% na hindi late para exact 70,000 pesos yung makuha nyong benefit dito sa inyong SSS
maternity benefits. Naka 70k din yan guys dahil 6 months yung nahulugan niya ng naka-max or naka-maximum amount siya. Kung kaya ang makuha niya is 70,000 pesos. So, ganun lang guys kung paano ninyo malaman online kung magkano nga ba yung makuha nyong SSS maternity benefits. So, kung kayo ay bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga informative at updated na mga videos ko. Thank you for watching!